gusto ko lang sigundahan ano sa atin pong mga manonood. Yung sinasabi po ni Doc, according sa Councils on Diet and Foods, page 386, sabi dito, the liability to take disease is increased tenfold by meat eating. Grabe, hindi lang once, twice, thrice, tenfold, di ba? So, napaka-importante talaga, Doc. Alam ba kung bakit naging tenfold? Bakit, Doc? Kasi sa Amerika, I'm sorry, yan yun lang doon sa internet, yung rendering plant. Makita ninyo, ginigiling yung mga dead animals. Yung pala ginagawang bone meal. Ito naman, hindi na bago kasi mababasa ninyo sa aklat ni Howard Lyman na isang ranchero siya na nakita niya yung pangyayari na nauso yung mad cow disease sa Amerika. Na in-interview nga si Oprah noong 1987 na pagpala ang baka ay pinakain mo ng karne na katulad ng laman nila, nakaka-develop ng brain disorder yung baka kung tawagin niya mad cow. Ang problema nito, pag nakain mo yung laman nun o gatas nun, natatransfer sa tao. Ang sakit na ito ay Creutzfeldt-Jakob disease. Kaya sinabing tenfold, ang bilis makapaghawa yan. Kaya yun yung dahilan kung bakit nakita rin ng ating propetisa yan. Kaya ako, hindi ko naman sa itinataas siya na para bang God na yung tingin sa kanya. No, she's just an ordinary human being. But God blessed her so much na binigyan tayo ng advance na ganito para ma-share sa iba. Kaya ito yung tinatawag na 10 times yung tinatawag na increase. Okay, Doc. Ngayon, Doc, pag-usapan natin, Doc, yung kasi for sure yung ating mga manonood, nagtataka sila, bakit ba parang pinagdidiinan talaga, lalo na yung mga kumakain ng ating mga fried chicken, ng ating mga beef steak, adobo, ayan. So, for those viewers who are eager and striving to know the truth, here's one of the testimonies and visions of Ellen G. White. In Councils on Diet and Foods, page 392 states, the tissues of the swine swarm with parasites. Of the swine, God said, it is unclean unto you. Ye shall not eat of their flesh, nor touch their dead carcass. This command was given because swine's flesh is unfit for food. Swine are scavengers, and this is the only use they were intended to serve. Never, under any circumstances, was their flesh to be eaten by human beings. Doc, pag hinanap natin sa internet or sa dictionary kung anong ibig sabihin ng swine, mga kaibigan. Hindi ba yan sa Tagalog, baboy o pigs? Tama, Doc. Yan ang ating mga inaalagaan, di ba? Yeah. Na masasabi pero, anyway, natin... Bato-bato sa langit. Wala namang personal to eh. Actually, baka ma-misinterpret tayo ng mga non-Adventist. Mm-hmm. But in reality, we are just talking about prevention. And at the same time, yung pag-aralan natin, na hindi naman dapat na gawin natin itong issue. Siyempre, may mga religion na siyempre, hindi natin sila masisi dahil kulang sila dun sa ganung uri ng kaalaman. Pero it is really a high time for us to create some sort of awareness. It's not just something that we are part of our religion na ang Seventh-day Adventist since 1800, na basta naging Adventist ka, talagang automatic na itinuturo na hindi dapat kumain ng baboy. Ayoko namang isipin nila na kung mo tayo Seventh-day Adventist, ay para bang ina-atake natin sila tungkol dito. Mm-hmm. Ang pinag-uusapan natin dito, kalusugan. Pinag-uusapan natin dito, karapatan. Na lahat ng tao, walang religion tayong pinag-uusapan. Mm-hmm. Ang pinag-uusapan natin dito, katotohanan. Yes. Na may kinalaman sa makaiwas sa mga sakit na maraming namamatay nang walang kalaban-laban. Alam niyo po ba mga kaibigan, yung binasa natin from the book of Mrs. White na Councils on Diet and Foods ay sinigundahan yon ng isang renowned naturopathic expert from USA. And according to a study of UCHE Pines Institute, 7 out of 10 people who eat pork have trichina antibodies in their bloodstreams. Doc, ano ba yung trichina? Itong trichina, ano ba yun? Ako, nasanay ako sa terminolohiya na ang ginagamit ko, trichinosis. Mm-hmm. Isang uri ng parasite ito na doon lang nasusumpungan sa katawan ng baboy. Okay. Ang malungkot dito, itong trichinosis, trichinia na ito, hindi basta namamatay sa apoy. Antindi ng lifespan ito. At ito'y nabubuhay sa katawan ng tao. Mm-hmm. Di ba yung difference ng uod o bakterya ng halaman, ng gulay, pag pumasok sa katawan, namamatay.
Pero itong trichinosis, trichinia, hindi namamatay sa loob ng katawan ng tao. Hindi kayang puksain ng katawan ng energy o yung tinatawag na temperatura ng katawan ng tao. Okay. Matindi yung power nito. Mm-hmm. Doc, meron tayong pahapyaw. Alam niyo po ba, mga kaibigan, if you're going to search sa internet, or magbabasa po kayo ng ibang mga studies na nagawa na po recently or kahit mga 10 years ago pa. Sabi po dito, may question dito, Doc. Does pork really have worms in it? Mga kaibigan, bakit kaya sinabi sa Bible na kanina po binasa natin, ang sabi doon ay, it is unclean unto you pertaining to swines. Yeah. Mm. 'Di ba? Bakit kaya? So ito Doc yung talagang question eh. Meron ba talagang matatagpuan na mga worms o mga parasites na matatagpuan doon sa mga swines na yon na naililipat sa tao? Yeah, there so, is. So kanina, actually may tatlo eh. May tatlong parasite eh, na hindi lang yung tinatawag na trichinella na nasusumpungan doon. Meron pang tinea o tapeworm, na sa baboy din nakikita yan, saka yung toxoplasma. Na ito yung bahagi na hindi talaga ito karapat-dapat na makapasok sa loob ng katawan ng tao. Na nadideliver ito sa kapamaraanan na binigyan na talaga tayo sa panahon pa ng Leviticus na warning na binigay ng Panginoon sa piniling bayan niya dahil ayaw niya na yung bayan niya ay magkasakit sila. Na wala pa namang Hudyo during that time eh. At makikita natin, ang purpose nun, kaya binigay sa kanila, hindi naman para sa sarili nila. Kundi pakatulad natin, bakit tuloy-tuloy yung lektura natin tungkol sa pangkalusugan, ito ba pansarili lang natin? Kung mahal mo yung kapwa mo, na alam mo na magiging cause ng karamdaman nila, hindi pa mananagot ka. Yun naman talaga yung purpose ng Panginoon eh. Hindi para iset aside ka at para sa sarili mo lang. Paano naman yung iba? Kaya nga yun, naranasan din ng mga disipulo nung una. Akala nila yung liwanag na binigay sa kanila nung una, kasi naging prejudice sila eh, sa mga hensil eh. Na iniisip nila na sila lang talaga yung karapat-dapat na tawagin na God's people. Pero lahat pala tayo pwede maging God's people kung tawagin na yung anak ng Diyos. Amen. Kaya kahit anuman yung religion natin or whatsoever, tanggalin natin yung mga nakakahadlang. Kung ang pagkain ay ating pag-uusapan dahil gagamitin natin para puksain o kaya tuliksain ang mga kapatiran sa iba't ibang religion, isang bagay lang masasabi ko, katotohanan ng pinag-uusapan natin dito. Huwag natin bigyan ng harang ang bawat pananampalataya pagdating sa batas ng kalusugan. Dahil ang pagkalusugan ay pag-aari ng Panginoon yan na tayong mga Adventist na nauna na pinagkalooban ng ganitong uri ng katotohanan, karapatan natin na abutin sila at mahalin sila kahit anumang reliyon ang kinabibilangan nila. Amen. Ang ganda nun, Doc, no? And para po sa ating mga manonood, gusto lamang din po namin na ibahagi ito sa inyo. Totoo. Walang halong biro at hindi po namin kayo binobola, mga kaibigan. Dahil kung sa mga tao na bookish, kumbaga Doc, yung mga talaga nagbabasa talaga sila or mga researcher, sabihin natin, kung sila ay may malalim na pagsusuri, pag-aaral sa iba't ibang mga klase ng sakit o ano pa mang mga pagkain dito sa mundo, paano naman yung mga tao na hindi bookish or hindi mahilig magbasa or hindi mahilig sa internet, yeah, di ba? Yeah. Paano naman sila makakaalam ng information? That's why we are here for you, for all of us, para magtulungan po tayo na Amen. Malaman kung ano yung katotohanan. So Doc, pag-usapan natin. Paano kaya or paano ba nagkakaroon ng sakit yung mga tao dahil dito sa trichina na ito, dito sa parasite na ito? So paano yun naililipat? Siyempre, yung kinain mo, eh nandun mismo sa laman nung flesh food na yun, yung trichinia na yan, ang nangyari ay nabubuhay yung sa loob ng katawan ng tao. Mm-hmm. Hindi pa natin pinag-uusapan dun yung kabuuan pa nung flesh na kinain mo. Doon pa lang tayo dun sa tatlo na yun, mm-hmm, na parasite. Mm-hmm. Ano ba yung effect nito? Matindi. Hindi ganung kadali ito. At saka, ito yung kapag tayo po, mga kaibigan, ay nakakain nung hilaw o hindi gaanong naluto na karne, yeah, nitong swine na ito o kung ano man yung infected ng parasite na ito, ay talagang mananatili yon sa ating katawan at
mamumuhay siya sa katawan, hindi siya maifa-flush ng ating katawan. Bakit kamo? Kasi doon siya mananatili sa mga bloodstreams natin, sa muscles natin. At doon siya, yung mga itlog niya, doon siya na mag-i-stay. At ano mangyayari? Dadami siya ng dadami hanggang doon sa kanina, yung mga binanggit mo nga noong mga past few episodes natin, Doc, yung regarding doon sa yung pinakakarne, yung like sa mad cow disease, yung pinakakarne mismo, yung sariling karne ng baka, ang pinapakain doon sa kapwa niya baka. Yeah. So kung infected, yung isang karne na ito, yung isang baka o yung baboy na ito, or kung anumang klase ng karne na ito, kapag nakain yun, na-intake yun ng human or ng hayop, ay magkakaroon din siya ng ganitong parasite. Yeah. At meron siyang mga simptomas. So ano ba yung mga simptomas na yun? Una, nausea. Kakaroon siya ng diarrhea, vomiting, patig, lagnat. Alam mo yung lagnat? Actually, blessing yan eh. Yung iba, actually, akala nila yung lagnat isang uri ng hindi maganda eh. Actually, pag nilalagnat ka, mayroong labanan sa loob. Pinapainit ang temperatura para patayin yung bakterya. Yes. Kaya kailangan, lagyan lang natin talaga na malamig yung ulo natin para hindi madama yung brain. Mm-hmm. But there's something going on there na nagigera yung dalawa. Ibig sabihin, lumalaban yung katawan natin doon sa bakterya. Or virus sa sabi katawan sabihin, natin. Meron kang antibodies na gumagawa ng paraan para proteksyonan ka. Katulad ng sipon. Mm-hmm. Siyempre, kung minsan, pag sinisipon ka, akala mo naman kung ano-ano na yung nangyayari sa'yo. Hindi mo ba alam na isa pamaraan ng katawan, by nature, na pinalalabas ng katawan mo yung acid na yun, yung sipo na yun. Kailangan hayaan mo lang siya. Mag-tease ka. Dahil kumain ka ng pagkain, naging dahilan ng pagdami ng sipon. Kasi ang sipon naman, nakikita mga mucus yan eh. Mm-hmm. So ngayon, pag nalaman mo yun, na kumain ka ng maraming prutas, magpahinga ka, eh nawawala yung sipon. Kaya pinag-usapan lang natin itong mga infections na nangyayari, lalo na yung paghinga natin at nagkakaroon tayo ng tinatawag na hindi magandang nararamdaman na ang pinag-uusapan natin ay napakasimple lang kung paano natin kilalanin yung pinanggagalingan. At saka mga kaibigan, ang pinaka-late stage na nito ay pwedeng magkaroon tayo ng problema sa puso at sa paghinga natin. So, hahayaan pa ba natin? Baka mamaya, ang sabihin naman nila, COVID na naman, di ba? Baka mamaya, hindi pala COVID. Baka naman meron lang tayong trichinellosis or yung trichina na parasite sa katawan natin. And at the same time, kapag nagtuloy-tuloy ito, at syempre, nakain na talaga ng katawan natin, siguro buong system natin ay meron na talaga nitong parasite na to, ay magkakaroon naman tayo ng magpo-proceed to sa death. Yeah. And syempre, anong sabi Dok sa Bible? For the wages of sin is death. Kasalanan kasi natin yun mga kaibigan eh. Ang pagkakaroon natin ng sakit ay kasalanan din ng tao. So kung ayaw natin na magkaroon tayo ng kasalanan, we need to take care of ourselves. We need to take care of our health. Dok, gusto ko lang ibahagi.